sa panahon ngayon. Fake news ay laganap, kailangan natin ang gabay. Di dapat magtiwala itong si Enzo Recto, dalay katotohanan upang tayo'y ilayo sa mga kasinungalingan. Enzo Recto, Enzo Recto, dala mo ay katotohanan. Enzo Recto, Enzo Recto, kami ay iyong kabayan. Magandang hapon mga kabunyog. 2:14 na nga hapon ngayon, pitsa 27 ng buwan ng Setyembre. Patapos na po ang month of September. Ayan. Bago umalis si Marcos Jr., noong isang linggo papunta ng kanyang pagbisita sa Amerika, bago siya umalis, nag-resign na si Executive Secretary Victor Rodriguez, na nag-resign. Graceful exit yun eh. Graceful exit. Marami nang humihiling ng ulo ni Executive Secretary Victor Rodriguez. Masyado ng kontrobersyal. Mukhang hindi na kayang idepensa ni Marcos Jr. Kaya bago siya umalis, ano? Bago siya umalis, napwersa na si Executive Secretary Victor Rodriguez na mag-resign na. Pero bago umalis si Marcos Jr., wala pa siyang ipinalit. Wala pa siyang ipinalit na chief na executive secretary. Pero matunog na yung pangalan nitong si Lucas Bersamin bilang posibleng pumalit. Eh ngayon, so formal na ngayon, nanumpa na ngayong araw itong si Lucas Bersamin bilang bagong executive secretary kapalit ni dating Executive Secretary Victor Rodriguez. Masalimuot yung pagkakapalit na yan kay Victor Rodriguez. Unang-una, alam naman natin, panahon pa ng protesta ni Marcos Jr. laban kay VP Lenny Robredo matapos yung elections ng 2016, talagang ang nasa tabi niya na ay itong si Victor Rodriguez. Kahit mga alanganin na statement, linalamo na lang ni Victor Rodriguez pagtatanggol niya kay Marcos Jr. Nang tumakbong presidente si Marcos Jr., siya ang nagpatakbo ng kampanya nito. Maraming beses hindi ito sumisipot sa mga forum ang sumasagot para sa kanya si Victor Rodriguez. Kaya inaasahan na talaga, expected na yon na si Victor Rodriguez ang magiging executive secretary. Ang hindi natin expected, yung hindi aabutin ng 100 days, hindi aabuti ng 100 days. Sa unang pagkakataon, ang executive secretary ay hindi inabot ng 3 months. Hindi inabot ng 3 months. Hindi inabot ng 100 days. Napalitan na kaagad. Ang ibig pong sabihin yan, medyo matindi ang issue. Kasi kung hindi naman ganun katindi ang issue, ano ba naman ang panatilihin mo na yan ng ilang mga buwan? Huwag namang lalabas na kahiyahiya na hindi umabot ng 90 days. Hindi umabot ng 90 days. Pero wala na. Talagang marami nang humihiling ng ulo ni Victor Rodriguez. Hindi na kayang pahindian ni Marcos Jr. yung mga humihiling ng ulo ni Victor Rodriguez. Kailangan niya nang kausapin si Victor Rodriguez na mag-exit na. Pero para lumabas na hindi naman kahiyahiya kay Victor Rodriguez, hindi siya inalis sa Malacanang. Nandun pa rin siya. Pero ang trabaho niya na, ang posisyon niya na, Presidential Chief of Staff. Wala namang ganung position. Hindi naman talaga yan permanenting position dyan sa Malacanang. Gawa-gawa lang yan. Nung panahon ni Erap, mayroon din siyang Presidential Chief of Staff. Dinisolve yan ni Gloria. Kinalaunan, binalik ni Gloria. Pero nung mga sumunod na presidente, si Pinoy, si Duterte, walang Chief of Staff. Kasi duplication talaga yan ng trabaho. Duplication ng trabaho. Yung mga appointments ng presidente, ang nag-a-arrange niyan, presidential management staff, executive secretary, nagtutulong-tulong yan.
Yung mga coordination sa mga ahensya ng gobyerno, sa executive branch, ang nagtatrabaho niyan, presidential management staff, at saka executive secretary, nagtutulong-tulong yan, nagko-coordinate. So, bakit kailangan pa ng ano, ng chief of staff? Pero yun nga, ang posisyon na yan ay ano lang, Consuelo de Bubu na lang yan para kay Victor Rodriguez, na huwag naman siyang mawala sa Malacanang. Pero wala. Kumusta mga kabunyog? Nakabalik na ba tayo? Nawala tayo sa kuryente. Ano? Nawala ng kuryente dito. Okay na po ba? Nakabalik na ba tayo, mga kabunyog? Ah? Di ko, ano? O, kumusta? Nakabalik na ba tayo, mga kabunyog, mga kababayan? Nawala tayo sa kuryente kanina eh. Nawalan tayo ng kuryente. Okay na. Ah, okay na. Okay. Sige. Ah, pasensya na. Pero sa YouTube, wala na tayo sa YouTube. Naputol na. Ah, naputol na tayo sa YouTube. Anyway, dinidiscuss ko tong si, ano, si, yung pagtanggal kay Victor Rodriguez. Marami nang humihiling ng ulo ni Victor Rodriguez eh. Ano na, kaliwat kanan. Kaliwat kanan. Unang-una dyan mga kabunyog, kasi nung pagkaupo ni Marcos Jr. matapos yung kanyang inauguration, syempre, na-inaugurate na noong June 30, nagsimula na siyang manungkulan, eh ang una kaagad na trabaho ng executive secretary ay ano, asikasuhin na ma-fill upan ang mga appointments. At yan ay napakasilan na trabaho. Napakasilan na trabaho ang appointments. Ay lahat halos ng pwesto ang naglalagay niyan, presidente. O, yung mga co-termino sa presidente, pag alis ni Duterte, sabay na yon, alis na rin yon. Yung tawag doon, yung mga co-terminus positions. So, ang trabaho ngayon ng executive secretary, punuan. Punuan yung mga positions na yon na nabakante. Marami yan. Kahit sa judiciary, kahit sa constitutional commissions, COA, COMELEC, lahat yan. Pati mga ano, pati lalo na yung mga opisina sa iba't ibang departamento, ahensya. So napakarami niyan. O ngayon, ang problema ni Executive Secretary Victor Rodriguez, marami siyang babalansihin na interest. Siyempre, nanalo si Marcos Jr. na ang mga sumuporta sa kanya ay ang kampo ni Arroyo, kampo ni Duterte, kampo ni Estrada. So lahat yan, humihiling ng posisyon sa gobyerno. Yung mga bata-bata nila, gusto nila ipwesto. Pwera pa niyan, yung mga grupo na mga religious groups na sumuporta kay Marcos, tulad ng Iglesia ni Cristo, grupo ni Kibuloy, lahat yan. Lahat yan. Yung mga senador, nakapartido ni Marcos, humihingi pa yan. Ng mga, syempre, yung mga bata-bata nila, gusto nila maipwesto kung saan-saan. Ganon din si Rodriguez. Si Victor Rodriguez din, marami ang kamag-anak, kaklase, kakilala, ah, kung sino-sino, humihiling yan ng mga accommodation na mapasok sa gobyerno, ma-appoint sa gobyerno. Yun. At syempre, sa pamilya Marcos mismo, nandyan yung, ano, nandyan sila Amy, nandyan si Irene Marcos, marami yan. Ah, apwera pa dyan, si Lisa Araneta, asawa ni Marcos Jr., ano yan? Lahat 'yan humihiling ng ano, maraming nakikiusap diyan ng mga pwesto sa gobyerno. Lahat po 'yan, mga kakilala nila, kaklase, kaibigan, lahat 'yan humihingi ng pabor na mai-appoint sila, no? Yung mga kakilala nila at kaibigan. 'Yan yung naging ano, 'yan yung binalansi ni ano ni Victor Rodriguez. Ang problema, sigurado marami siyang hindi napagbigyan. Sigurado marami siyang hindi napagbigyan. May mga nailagay siya na hindi okay sa ibang kasamahan niya. Halimbawa niyan yung kay Christopher Pastrana, yung ano, General Manager ng Philippine Ports Authority. Hindi katanggap-tanggap yan doon sa ibang mga kasamahan nila. Nagtaka yung marami. Sino bang naglagay nito? Paano ito nakalusot? Kasi dapat may screening committee. Sila ang ting ng presidential management staff, si Lagdameo Anton, yung asawa ni Don Solueta, ano yan eh, Office of the Presidential Assistant,
Ano yan? Hindi dumaan sa kanila. So, nagre-react sila. Sinong nagpalusot nito? Ha? Marami, marami pang mga appointees. Ha? Kaya nga, di ba, mayroong lumabas ngang ano, YouTube video. Ha? Mayroong lumabas na YouTube video. Maraming mga ginawa si Victor Rodriguez na hindi alam, itinago kay Marcos Jr. Ang sigurado dyan, ang isa dyan, mga appointments. Ha? Hindi na pinaalam, pinirmahan na lang by the authority of the president. Ang isa pa, mayroong isang malaking religious group, influential na religious group, na nagsabi, humihingi daw ng pera, milyon ang hinihingi ni 100 million nga yata yun, para lang sa mga appointments, pirmahan niya lang. So yun, dininay yun ni Victor Rodriguez, dininay niya yun. Ah, marami siyang dinidenay, pero lumalabas na yung mga alingasgas laban sa kanya. Kaya nung bandang huli, tapos yung pangkontrobersya sa importation ng asukal, di ba? Yung sa Sugar Regulatory Administration, nalagay sa alanganin dun si Marcos Jr. Kahiya-hiya, bakit napirmahan yun na hindi alam ni Marcos Jr.? O di syempre, kung nakalusot yun, ang may pananagutan dyan, executive secretary. Kasi executive secretary yung pinagkakatiwalaan ng presidente na i-monitor yung lahat ng departamento at ahensya. So marami ng mga problemang dinala si Victor Rodriguez, mga kontrobersya, at lumabas pa yung issue na mayroong mga bank accounts sa labas ng bansa at maging sa loob ng bansa, marami, malalaki ang deposito. Yun, isa pa yun. Ha? Dumarami na yung mga issue kay Victor Rodriguez. Umaalingasaw na yung mga issue na yan. Siguro, nung una, gusto mo nang ikumpirma ni Marcos Jr. kung totoo. Pero ang problema dyan, nung bandang uli, baka na nakumpirma niya na, parang totoo. At ayaw niya rin naman, ang binalansin na dyan ni Marcos Jr., dalawang bagay. Una, ayaw niya namang mawala sa kanya si Victor Rodriguez. Siyempre, may tatanawin din siya ditong utang na loob. Malaki rin yung ginawa nito para sa kanya. Nung panahon na protesta pa lang kay BP Lenny, at nung panahon na ng eleksyon, malaki ang naitulong sa kanya. So, gusto rin tanawin niya ni Marcos Jr. Kaya hindi niya rin talaga maidispatcha ng todo si So, pa rin, ginawa niya pa rin chief of staff. Kaya lang, wala nang kapangyarihan. Ngayon, itong si Lucas Bersamin, sino ba ito? Sino ba si Lucas Bersamin? Si Lucas Bersamin ay, actually, pareho kami niyan graduate ng College of Law ng UE. Siyempre, ang layo niya sa akin, matanda namang masyado. Pero pareho kami, pareho kami graduate ng UE College of Law. Dati ang Chief Justice. Dating Chief Justice, bago siya naging Chief Justice, siya ay matagal ng Justice ng Supreme Court, Associate Justice. Na-appoint siya bilang Associate Justice ng Korte Suprema panahon ni Arroyo, 2009. Ibig sabihin, nung panahon ni Pinoy, nandyan siya. Hindi naman siya pwedeng tanggalin kasi hindi naman pwedeng tanggalin ng presidente ang mga justices ng Supreme Court. Pwede lang tanggalin yan through impeachment. So panahon ni Pinoy, patuloy siyang miyembro ng Supreme Court. Ngayon noong 2018, naging siyang Chief Justice. Naging siyang Chief Justice dahil natanggal si Sereno, natanggal sa kuwaranto, pumalit yung babae na Associate Justice si Teresita Di Castro, pero maiksing panahon lang yun si Teresita Di Castro. Pagkatapos ni Teresita Di Castro, pumalit na itong si Lucas Bersamin 2018 to 2019. 2019 nagretiro na siya, so natapos na. 2020 inappoint siya sa GSIS. Ang posisyon niya, siya ang head ng GSIS, at mula sa GSIS ito na nga kinuha na maging executive secretary. Ngayon, bakit siya ang kinuhang executive secretary? Ang malaking trabaho ng executive secretary ay gawaing legal, mga papeles yan, mga dokumento, appointments, mga pipirmahan ng presidente na mga batas, marami. Ang
sa mga legal questions, humihingi rin ang presidente ng advice sa kanyang Presidential Legal Counsel. Pero pagdating sa pagpapatakbo ng gobyerno, yung mga legal na usapin dyan, pag-manage ng mga departamento, mga usaping legal sa pamamahala ng gobyerno, ano yan, mga dokumentong pipirmahan, lahat yan executive secretary. Executive secretary. Kaya maraming gawaing legal ang executive secretary. At tama lang na ito, kung dyan sa requirement na yan, ay magaling dyan. Dating chief justice yan eh. Matagal na associate justice ng Supreme Court. So, pasado doon sa requirement na yan itong si Bersamin. Ang pangalawa, syempre, kailangan pag executive secretary ka, marunong ka rin maglaro sa politika. Ay ang mga Bersamin, kilalang politiko, angka ng politiko yan sa Abra. Maaalala natin niya yung kapatid niya, yung dating congressman, si, sino ba yun? Yung dating congressman ng ano ng Abra na Binaril, na Binaril ang involved sa pagpatay ay ang dating governor ng Abra, si ano, si Varela. Naalala niyo yon? Valera, oo. Sa ang kalaban sa politika ng mga Bersamin, yung mga Valera, ay yung congressman doon, yung Chito Bersamin, kapatid nito ni Lucas Bersamin. Kaya yung mga Bersamin, malaking politiko yan sa Abra. Isa na rin siguro yan sa dahilan, pagkilala na rin ang kontribusyon ng mga Bersamin, kasi malaki ang nakuhang boto ng Marcos sa Abra. At saka sa ano, Cordillera Autonomous Region. Malaking nakatulong dyan sigurado itong mga Bersamin. Ang mga Bersamin, yung kapatid niya, dating congressman dyan sa Abra, pinatay. Pinatay nung dating governor, si Valera. Naalala nyo? Na-convict si Valera doon. Kaya ito, malaking political family ito sa Abra. Pero syempre, hindi naman politiko itong si Lucas Bersamin. Hindi politiko. Pero yung pamilya niya, political clan sa Abra. At ang pangatlo, siyempre, kailangan, subok na ang pagiging ano mo. Yung mga decision mo, dapat kahit mga hindi popular sa tao, kahit galit ang tao sa decision mo, basta't mapagsilbihan mo yung mga politiko, mga oligarko, dyan sa bagay na yan, subok na si Bersamin. Lahat ng mga decisions niyan, pagpayag na makapiyansa si Enrile, pagpalibing kay Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, o yan, lahat yan, kay Bersamin. Lahat, bumuto dyan si Bersamin. Kuwaranto ni Sireno, kasama siya dyan. Yung pag-acquit, ha? Pag-acquit kay Gloria Arroyo sa plunder case, o kasama siya dyan. Ano to? Talagang subok na ito. Ha? Martial law extension sa Mindanao, yan. Pagpayag kay Erap Estrada na makatakbo na mayor ng Manila, o yan. Kung baga subok na to, subok na ang mga desisyon nito ni Bersamin, justice pa siya ng Supreme Court, subok nang maka-Arroyo, maka-Estrada, maka-Duterte, maka-Marcos, lahat yan. O yun. Kaya, ano to? Maka-oligarko, maka-trapo, wala kang maasahan dito na pagbabago, reforms, hindi, wala. Ang isa pa, syempre, ang gusto ng Marcos, ang executive secretary, kanya. Hindi pwedeng ang loyalty kay Arroyo. Hindi pwedeng ang loyalty kay Duterte. Kaya nga si executive secretary Victor Rodriguez, okay sana dun eh, kasi kanya talagang tao yan. Pero itong si Victor, si Bersamin, Ilocano yan eh. Ilocano, taga Norte, taga Abra, subo ano yan. Sigurado, ang loyalty niyan, Marcos. Kaya importante 'yon kay Marcos Jr. na ang executive secretary kanya. Ngayon ang tanong, kumusta naman kaya ito? Tumagal naman kaya itong executive secretary? Hindi naman ito kung yung grupo nila Arroyo, nila Duterte, nila Estrada ay kas ano rin to, okay din ito si Bersamin kasi unang-una ang mga desisyon niya kay ERAP, pinayagan niya, nagdesisyon siya noon pabor kay ERAP na makatakbong mayor ng Manila. Kay Enrile, nandyan, Presidential Legal Counsel si Enrile, nung maghahumingi si Enrile na makapagpiansa, isa siya sa mga bumoto para makapagpiansa si Enrile.
nang si Arroyo ay pinag-usapan sa Korte Suprema yung kaso sa plunder, isa siya sa mga bumoto para i-acquit si Arroyo. Paglibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani, extension ng martial law sa ilalim ni Duterte, susubok na ito, walang problema ito kila Arroyo, kila Duterte, kila Estrada, ah? O sabi ni Ronaldo Diaz, ka-unitives din pala. Oh, pero siyempre, kahit yan ka-unitives, oh, kahit ka-grupo nila yan, ah, maraming mga nasagasaan si Bersamin. Ay siyempre, yung mga maka-executive secretary Rodriguez, hindi madali sa kanila yung nangyari kay Rodriguez eh. Ano yan? Mag-aantaba yan. Baka yung mga nilagay na tao ni Rodriguez pagtatanggalin ni ano, ah? Siyempre, ano yan, may mga taong linagay si Rodriguez sa office of the executive secretary. Marami yan. O baka yung mga nilagay ni Victor Rodriguez na mga appointees, mga inappoint, baka isa-isang pagtatanggalin. O yan, marami yan, magki-create yan ng mga ano eh, ng mga gusot sa loob. Pangalawa, yung mga bagay na hindi pinagbigyan ni Rodriguez, mga accommodation sa appointments, ilalapit din yan kay ano, kay Bersamin. Ilalapit din yan kay Bersamin. So pag-aano din yan, magiging ano din yan sa kanya, stressful din yan sa kanya. Yung dinaan ng stress ni Rodriguez, ah, dadaanin din yan ni Bersamin. Ang problema kay Bersamin, bagamat ang Bersamin ay political family, political clan sa Abra, hindi naman politiko si Bersamin, itong si Lucas Bersamin. Ang karir nito sa judiciary talaga. Graduate ng UE College of Law, placer sa bar, tapos nag-regional trial court ng Quezon City, Court of Appeals, tapos nag-justice ng Supreme Court, Associate Justice. So mas judiciary. Ay sa judiciary, masyadong formal yan eh. Totoo, marunong din makipaglaro, marunong din sa mga, siyempre ang mga judge, bago yan na-appoint na maging justice, lumapit din yan sa mga politiko, sa mga padrino, alam din yan ni Lucas Bersamin. Pero ang problema dyan, yung mga politikong lalapit sa kanya, baka maalangan sa kanya, kasi justice yan, chief justice. At ang ugali ng mga justices ng Supreme Court, iba rin kaysa sa mga politiko. Yan, tingnan natin kung paano mag-a-adjust si Bersamin sa laro ng politika diyan. Ay ang dahilan bakit natanggal sa politika sa pagka-executive secretary si Rodriguez dahil sa politika yan eh. Politika yan. Hindi na kayang idepensa ni Marcos, hindi niya na kayang i-hold si Rodriguez. Marami nang humihiling ng kanyang ulo. Politika 'yon, politika at mga interes. Ganyan din, hindi naman nawawala yan mga politika at mga interes sa loob ng Malacañang. Kahit nakaupo na si Bersamin, sa katunayan, mararamdaman niya ni Bersamin yung mga pressure na yan. Ngayong nakaupo na siya. Ngayon ang tanong, kayanin niya kaya ang pressure na yan? Marami yan, maraming mga groups yan, faction sa loob. Ha? Ang una dyan, yung faction ni Aimee, iba rin yan. Alam, kitang-kita naman natin, iba naman ang galaw ni Aimee sa galaw nila Liza Araneta Marcos. Ha? Ang galaw nila ni Aimee, iba rin. Ang galaw ni Liza Araneta, iba rin. Yung may mga appointees dyan na mga tao ni Liza Araneta, tulad nung DNR secretary, kaibigan niya ni Liza Araneta Marcos. Si Uchua, executive secretary yan nung panahon ni Pinoy, pero ma-influensya din yan sa Malacañang ngayon. Kasi law partner niya sa law office si Liza Araneta, yung opisinang most. Marcos, Uchua, si Raputan. Kaya nga, isa rin nga sa nababanggit noon na pwedeng pumalit na executive secretary, si Uchua. Kaninong connection yon? Kay ano yon? Kay Liza Araneta Marcos. So, may grupo si Aimee, may grupo si Liza Araneta Marcos, may grupo rin sila Lagdameo, may grupo rin sila Martin Romualdez, maraming mga grupo ang kailangan niyang anuhan dyan, pakisamahan nitong ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang problema niya dyan, totoo, malunong siya sa politika sa Abra kasi political family sila. Pero hindi naman siya mismo yung politiko. Hindi siya politiko. Ang buong panahon niya, ang karir niya, judiciary. Iba ang laro sa judiciary sa politika sa executive branch. Iba yun. Anyway, antabayan natin. Ang sigurado dyan,
hindi nawawala, kundi nandyan yan, yung mga conflicting na interests, yung mga contradictions dyan, yung mga interest dyan, political and economic interest na nakapaligid dyan sa Malacanang, at magpapatuloy yan at mag-aagawan yan ng impluensya kay Lucas Bersamin. Ang tanong, paano kaya yan? Malampasan kaya yan ni Lucas Bersamin? Iba ang judiciary. Iba ang judiciary sa executive branch. Grabe ang traiduran dyan. Kaya ano yan? Yun nga yung nangyari kay Victor Rodriguez. Ha? Kaya ano na? Antabayan natin mga kabunyog. Anyway, walang kuryente. Walang kuryente. Actually, baka maglobat na itong aking laptop. Oh. Maglobat na. At saka ang init pa dito sa opisina. Walang electric fan. Ano na muna? Anyway, mamayang mga alas 6. Mamayang mga alas 6, maglalive uli tayo. Marami tayong mga isyung pag-uusapan. Ito na muna ang ating komentaryo dito sa latest na development na in-appoint na ni Marcos Jr. at pinasumpa na nga bilang bagong executive secretary si Lucas Bersamin. Napansin nyo, hindi nyo na makikita sa eksena si Victor Rodriguez. Pag alis ni Marcos, ni hindi na nga umaten sa send-off party. Yung protocol ng departure, may program doon sa airport. Hindi, wala si Victor Rodriguez. Pagdating na naman ni Marcos, wala si Victor Rodriguez. Wala. Parang hindi na nagpapakita si Victor Rodriguez. Ha? Masama rin siyempre ang loob niya. Masama rin ang loob niya. Nagmamaniubra pa sana si Victor Rodriguez last minute. Okay na siya na maging executive secretary, na maging chief of staff, presidential chief of staff. Ang gusto niya na lang, bigyan pa siya ng dagdag na powers. Huwag naman yung ceremonial power lang na taga-timpla ng kape, taga-ayos ng appointment. May drinaft siyang administrative order at saka special order. Yung special order, nagbibigay sa kanya ng dagdag na powers. Hindi lang mga ceremonya, pang-ceremonial na mga powers ng isang chief of staff. Kundi parang kumukuha din ng mga powers galing dun sa executive secretary. Ang problema, ito namang si Enrile, nagbigay ng memorandum, opinion na hindi raw pwede yun, hindi pwede yun. Hindi pwede, masyado nang magiging makapangyarihan yung chief of staff. Ang chief of staff, wala daw masyadong kapangyarihan yan. Talagang kinil kagad, pinutol kagad ni Enrile. Sigurado, masama ang loob ni masama ang loob ni Rodriguez doon. Kaya ayaw niya sigurong makita sa airport na nandun si Enrile. Kaya pagdating din naman ni Marcos, alam niya din, nandun na naman sila Enrile. Ayaw niya na. Naranasan ni Victor Rodriguez yung traiduran sa loob ng Malacanang. O yan. Yan. Noon, ano niya ni? Naranasan niya na ngayon. Naranasan na ni Victor Rodriguez. Anyway, abangan natin mga kabunyong. Sabi ni Nim Alba, Bersay mucho. Anyway, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang araw. Ito po uli si Attorney Enzo Recto. Paki-share po nito. Paki-share po nito. Yan. Bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklot ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas. Ang bunyog, isisigaw. Bunyog.